Arestado sa Antipolo, Rizal ang tatlong lalaking nanggahasa at nangmolestya umano ng mga menor de edad. Ang kanilang depensa sa unang balita ni EJ Gomez. Arestado ang tatlong suspect na ito sa magkakasunod na operasyon ng Antipolo City Police nitong nagdaang Linggo. Pare-pareho silang inirereklamo ng panggagahasa at pangmumolestya umano sa mga menor de edad. Tatlo po na regional level na most wanted po, no? Ang nahuli po ng ating pong Antipolo PNP, kung saan ito lahat ay statutory rape. Nasa trabaho pa ang 21 anyos na construction driver na ito nang na-corner ng mga pulis nito lang July 12. Ninolestya umano niya ang kanyang kapatid na 16 na taong gulang. Aminado siya sa krimen. According sa kanya, is dahil sa kalasingan, kaya nagawa niya yung krimen. Yung gabi po noon na lasing po ako, naipuhan ko po siya sa dibdib ko. Aminado naman po ako, nagawa ko yung pagkakamali. Pinagsisihan ko rin po agad yung kinabukasan yung ba't kinagawa yun. Sa mismong bahay naman niya na aresto ang 39-anyos na tricycle driver na ito sa Purok 3 Barangay Kupang noong July 12. Ang kanya umanong na biktima ng panggagahasa, ang 14-anyos na anak ng kalivin niya. Itinanggi ng sospek ang paratang. Ito kwento eh, may motibo na talaga kasi parang apat na beses niya na ginawa ito, 4 counts. Oo. Ang ginagawa niya is tuwing umaalis papasok ng trabaho yung ina, at doon naman niya sinasagawa yung kanyang kademonyohan. Totoo ba na inahasa mo siya? Wala po nangyari pag nagahasa. Ano lang po, sir? Na-comment po ako, ma'am. Di na rin nakapalag ang 20-anyos na lalaking ito nang makorner ng pulisya sa F. Manalo Street, Barangay San Jose noong July 10. Suspek siya sa panggagahasa umano sa 11-anyos na dalagita na kanyang pamangkin. No comment siya sa paratang. Ito, pamangkin niya na 11 years old ang kanyang ginahasa. At nakatira kasi sila sa common house. Parang nalasing siya. No? Nalasing siya kaya nagalaw niya. Pero, may nangyari ba talaga panggagahasa? No comment po talaga. Kasi abogado ko na lang yung putanungin. Naharap sa reklamong statutory rape ang tatlong suspect na kasalukuyang nakaditine sa Antipolo Component City Police Station. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.